So, hindi niya na binalik sa apoy. Ayan, wait, wait. Hello, what's up everybody? Ayan. Hello guys, this is ETC Vlogs and welcome to my YouTube channel. Yeah. And welcome again sa isang edition natin ng culinary review. Boom. So for today's video, magre-react ulit tayo sa isang culinary isang pagkain. Yeah. Isa sa mga idol ko. Idol ko to personally. Kasi parang kami po ducks. And mag-re-react tayo sa kanyang pasta carbonara. Ayan. Ganun paano sabihin ng mga Italiano ni carbonara. So ang ating episode today is very exciting kasi isa sa mga paborito kong lutuin ay pasta. So excited na ako. So by the way guys, ang i-re-react natin na celebrity ngayon ay walang iba kundi si Sir Richard Gomez, si Goma. At ang episode na to ay pinamagatang Pasado ba ang carbonara ni Goma. So tingnan natin. So by the way guys, nga pala, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na disclaimer na hindi tayo basher, ha? Hindi tayo nang mabash ng mga nire-review natin, kundi tinitingnan lang natin yung style nila kasi gusto rin nating matuto, at kung may mga parang hindi naman tamang practices or ibang practices, pwede rin naman tayong mag-share pabalik. So yun lang, is pure educational lang to, ha, and constructive. Yeah! So tara na. So ayan, merong parang maikling pa intro si Idol. Pares kami ito, eh, tall, dark, and handsome, eh. Yeah! Setup. Wait. Wow. First time ko i-review to si Sir Goma. So, mapapansin ko lang. Parang pawisan ako ka. Mapapansin ko lang na ang ganda ng setup ng kitchen, ano? Pag ako, halimbawa, nagkaroon ng chance na mag-review or gumawa, mag-review, mag-gawa ng mag-vlog ng cooking, is gantong setup. It's outdoor and parang galley type lang yung setup ng kitchen niya. Yung galley type, guys, yung parang dalawang ganun lang. Isa dyan yung parang prepare, tapos isang hanay ulit dito sa unahan kung saan siya nagluluto. Then sa likod yung mga nalagay niya na yung mga pwedeng hugasan. And sa side nakita ko doon ng parang sa left side niya parang merong siguro brick oven to. May mga bricks sa ilalim, may mga panggatong. So ang ganda, no? Gusto ko rin na may ganyan ako. My God. And isa ko pang napansin bago siya magsimula is meron siyang makikita nyo guys doon sa right side niya, sa kanyang waist, is meron nakataling towel. No? Very, very good, ha? Isa sa mga nanonood ako lagi ng mga vlog, ng mga cooking vlog ng mga artista, pero si Sir Goma yung nakita kong may ganyan. So, isang technique or isang galaw na yan ng isang professional na chef. Nakikita nyo kung para saan yan, ha? Kung para saan yan. Napakagandang style. Napansin ko kaagad yan. So, tuloy lang. Hello, and welcome to Goma at Home. And today we are preparing a very simple dish called pasta carbonara. When we say pasta carbonara, it's one of the simplest pasta dishes that you can make. So wait guys. So magluluto si Sir Goma ng carbonara. So sinabi niya napaka easy and simple lang. Yes, totoo 'yon. But at the same time ang pagluluto ng carbonara is very tricky and technical. Maraming nagkakamali or maraming nasira sa pagluluto niyan. Even though meron silang proper ingredient, yung application ng technique sa pagluluto ng carbonara, yung authentic, ha, is masyadong siyang technical at tricky. So not a dish without of guanciale. Guanciale is like bacon. It's like pancetta, no? You can use ham, nice. Whatever you have. Then we use some eggs and some parmesan cheese. That's it. And of course, wow, pasta. Nice. Oh, wow, guanciale. Social. Very good.
Oh, by the way guys, yung one challenge, yung sinasabi ni Sir Richard na gagamitin niyan, is, ang ibig sabihin ng guanciale is pig cheek, yung pisngi ng pork or ng pig. Yung sinasabi niya naman na pancetta is the belly part. So parehas lang sila ng process, parehas silang kinured, pero magkaiba sila ng parts, na part na pinanggalingan. So kung tatanungin niyo ako, ang pig cheek o yung guanciale is more fatty. So mas fatty siya, so mas malasya siya para sa carbonara. Pero kung wala kang mahanap na guanciale, pwede naman yung pancetta, yung belly part. Pero kung wala rin yun, kasi mahal yan eh, so pwede na yung sinasabi niyang bacon or ham, yung mga smoke na meat yan eh. So hindi natin makuha yung masyadong lasa, pero okay na siya, pwede siyang gamitin. Then ang sinabi niyang gagamitin niyang cheese para dito ay parmesan, parmigiano reggiano. So okay lang gamitin. Pero sa original guys, i-share ko lang sa inyo, ang original na cheese ng carbonara na ginagamit is pecorino romano. Yan ang original niya. Yung cheese na yan is para di siyang parmesan na hard cheese. Pero naman yung pecorino is gawa siya sa sheep's milk. So pecorino means sheep. So yun yung original na cheese na ginagamit dyan, na salty and strong na cheese. So tuloy tayo. So nag-start na siya, kaagad hiwain yung kanyang sa kanyang meat, no? Yung kanyang guanciale. Wait lang guys ha. So guys, pag nagluluto tayo ng pasta guys, dapat merong sequence ang pagluluto ng pasta. What do I mean na may sequence? Meron siyang technique na timing ng pagkakasunod-sunod. So sa ginawa ni Sir Goma, although gusto ko yung guanciale na ginabi niya kasi yan yung original, ang first step na dapat gagawin mo sa pagpasta, unahin mo yung pasta noodles. Ayan, dapat yun ang unahin mo, then saka mo gagawin yung iba. Kasi yun yung matagal, yun yung nagtitake ng time. So kailangan mo siyang unahin, saka para magamit mo din sa pagluluto mo yung pasta water niya. So may kita pa natin. So tuloy lang natin guys ha. So wait lang guys, wait lang. Na pansin niyo, babalik natin. Ipapakita ko. Yung the way na maghawak si Sir Goma ng kutsilyo, yan, is very good. Yan ang proper na paghawak ng kutsilyo. Ang tawag sa ganyang paghawak ay pinch grip. So wait lang ha. Wala kasi tayong kutsilyo dito sa kwarto eh. So kunyari, pagpalagay na natin na ano pa, ito yung handle ng kutsilyo, di ba? So, yan yung hawakan ng kutsilo. So, the way na hinahawakan niya ang kutsilo is ganyan. Tapos ito na yung blade niya. Ganyan, ha? Yan. Makikita niya yung the way na paghawak niya. Ang tawag dyan is pinch grip. Bakit ganyan yung paghawak? Kasi, yan, nagkakaroon ka ng, hindi dun sa pinakahawakan ng kutsilong ganun. Hindi ka malayo. Dapat, ano ka pa na konti doon. Yan. Pinch grip ang tawag dyan. Meron kang extra control sa blade. Sa pagganoon ng paggamit mo is maiwasan mo yung mahiwa ka o masugat ka kasi may control ka talaga sa kutsilyo. So sharing lang. So Sir Goma, very good. It's a bit salty, it's smoky. Okay, wait. It's very tasty. Tama yung sinabi ni Sir Goma about sa guanciale. It's very tasty, smoky, cured, salty. Doon na yung lasa na yun eh. And yung oil na ma-render, pag sinutay mo siya, render guys, yung parang natunaw na siya or naging oil na siya, yun yung term na ginagamit is render, yun yung magbibigay ng flavor talaga sa carbonara sauce mo, ha? So importante yung oil na yun. So hindi yung tinatapon, kailan kasama yun sa paggawa, isa sa mga base ng sauces or magiging cream ng carbonara mo. So tuloy lang, very good so far. This on the pan. So guys, inumpisahan niya nang ilagay sa skillet yung kanyang guanciale. Hindi na kailangan ng oil dyan guys ha. Kasi yung guanciale na yan, magbibigay ng oil. But sadly ngayon niya palang inano yung pasta water. So medyo delay na siya sa process. And yes guys, nilagyan niya na rin ng salt yung water. So very good dyan. Ang paglalagay ng salt sa pinapakola ng pasta is very good. And kung tatanungin niyo ako, ito si Vlogs, gano'ng karaming salt kailangan? Ang sa mga Italian, ang sinasabi nila is kung gano'ng kaalat ang dagat, is dapat half kanon. Half ng alat ng dagat yung tubig na pinagpapakuluan mo.
ha? Kasi hindi siya kailangan kasing alat ng dagat, kasi may mga cheese ka pa na ginagamit, may mga cured meat ka pang ginagamit, which is nag-salty rin, so hindi natin magusto maging maalat yung pasta. So ang proper sa Italian is kung tansyahin nyo lang, kung feeling nyo kasing alat na siya, kalahati siya ng alat ng dagat, is yun yung pinaka-very good sa ano. And one more thing is, nakita ko na nilagyan ng ni Sir Goma ng ano eh, ng olive oil yung tubig na pagpapakuluan niya, which is no. Actually wrong na yan. Hindi na allowed. Parang ano yan eh, thou shall not put olive oil on the boiling water. Hindi yan dapat. Pamahiin lang ang iba yung sinasabi lang, pag walang oil yan, pag didikit-dikit yan. No. Ngayon dito sa vlog ko, tuturuan ko kayo ng technique. Yeah! Ano sabihin niyo sa akin na, ito si vlogs, paano pag marami kami batches yung iboboil namin na pasta? Paano yon? So ang gagawin niyo lang, kung talagang maramihan, gagawin niyo may handaan, may piyesta. Ang gagawin niyo lang is, kung ilalagay niyo na sa ano, sa blancher yung mga pasta noodles niyo, is huwag niyo siyang ilagay ng isang ano, isang direction lang, na iba-ibahin niyo siya. Sa labat siyang ganyan, iba-iba siyang ganon. Then once na nilagay niyo siya sa tubig, itong pinaka-crucial na technique, paglubog niya sa tubig na mainit, kumukulong tubig, is kailangan in the first minute, mahalo muna siya. Haluin mo siya tuloy-tuloy, 1 minute. Sige, bigyan mo lang 1 minute or 1 minute, 30 seconds yung sarili mo para haluin siya. Pagkatapos nun, kahit takpan mo siya, occasionally mo na lang siya hahaluin. Hindi na magdidikit-dikit yun guys, hanggang sa maluto siya. Ngayon, pagka yung maraming noodles na yun na luto na, nalaga na, na-drain nyo na, at napatiktikan nyo na, kasi yung sa atin, di ba, hindi naman hinahalo agad yung sauce, di ba? On the side lang yung sauce. So ang gagawin nyo, doon nyo pa lang siya lagyan ng oil, then i-mix nyo siya. So ganong paraan, hindi siya magdidikit-dikit. Ha? Ganon ang gagawin nyo. Ha? Pero kung magluluto lang kayo ng onte, katulang ganyan, magkukuking lang kayo, dinner pork to, huwag nyo na nalagyan ng oil, mas sayang lang yan. Yung iba sinasabi lang nalagyan na magdidikit-dikit kasi gusto nilang ano siguro. Gusto siguro nilang maubos agad yung oil para bumili. Siguro ganun lang yan. Pero pamahiin lang yan. Hindi didikit-dikit yan. Ha? Even sa mga restaurant, hindi naman nila inaalaminit yan eh. Nakaprecook na ang pasta. Siguro mga 70%. So pag may umorder, ilalagay nila yung sauce. I-re-reheat nila yung sauce. Then ilalagay nila yung pasta. Yung 2-3 minutes na bababa yon, kasabay nun na luto na yung pasta. Then serve na. Ganun lang. So hindi totoo na didikit pag walang ano, ha? Boom! Tatandaan natin yung technique na yan. Tuloy tayo. So ito yung nakita natin guys na sinosote niya na yon. Mamaya-maya lang ilalagay natin pero, sa separate container. About 10 minutes should be done. Ang mangyayari niyan is guys, so, is ilalabas niya lahat ng fat, na yun yung nandoon yung mga flavor nun. So ayan no, makikita natin ang ganda ng tsura ng guanciale. Pero ayun, wait lang. So now, once naluto na natin yung dito na nagsimula na mag-iba talaga yung rhythm ng pagluluto niya ng carbonara. Sabi ko nung una guys, kailangan dito ng sequence, pagkakasunod-sunod. So, ngayon naluto na yung guanciale niya, hindi pa luto yung pasta. So, kailangan kasi pag inuna mo yung pasta, saktong nag-brown na yung guanciale mo, doon mo siya ililipat. So, ang nangyari is na hinto na yung cooking process. So, tinaspray niya na yung oil, tinaspray niya yung guanciale. So, naputol na yung cooking process na kung saan dapat na tuloy-tuloy. So, ituloy lang din na yung manonood. We're going to cook our pasta. So, naisali niya na. Dilagyan natin ng salt and so, ilalagay niya yung pasta. Dapat kanina pa yun. First. Then, lagay natin dito. Dip it. Button it a little. Ilagay niya na yung pasta. Move it a little hanggang sa bumagsak siya. So this one should cook within 8 minutes. Sayang. Make sure it's al dente. So while we're doing this, let it cook and let it boil. Gagawin naman natin yung carbonara mixture natin made of eggs. Yan na yung first, egg. Put in one whole egg. Okay. And then the rest, puro egg yolks na siya. Ah, wait. So ang style naman ni Sir Goma sa pagano, ito ang classic na carbonara eh, yung walang cream sauce, ang cream niya is made from eggs. So yung paggamit niya ng eggs is tama yan, very good yan. So yung style niya na puro egg yolk, tapos isang buong egg is sabihin natin ano, hindi yun mali, pero yun na yung modern style. Modern style na yan paggamit ng egg yolks.
sa history ng paggawa ng carbonara, nung mga old times na yun, hindi na nila tinatapon yung egg yolks. So that time wala naman sila about culinary, so hindi sila nag-waste ng food. So ginagamit nila lahat yon. So extra tip ko lang, kung gagawa kayo ng carbonara, is gamitin nyo yung whole egg, yung egg whites, yung buong egg. Then kung gusto mo ng extra cream, saka ka lang mag-add ng isang egg yolk. So kunyari, gagamit ka ng tatlong buong egg. Kung gusto kong mas creamy pa siya, is magbukas ka pa ng isang itlog at yung yolk lang ang ilagay mo. So by that style, is magiging extra creamy yon. So hindi siya ganun sobrang lapot or sobra na malabnaw. So nakabalanse lang siya. Kasi binalanse siya ng egg yolk na nilagay mo isa. Pero itong style na to, wala namang problema eh. I don't see any problem. Bas, medyo modern lang ang pag-take niya doon sa cream, sa paggamit ng egg. So tuloy. You use about 5 egg yolks. 5 egg yolks. So si Sir Goma, ang ginamit niya is 6 eggs. Kasi yung bukatini is very big. Wait. So ang ginamit niyang pasta guys dito is bucatini pasta. Bucatini, ano yung bucatini? Bucatini pasta is matabang pasta yan. Pero meron siyang butas sa gitna. So from the word buca, Italian buca means hole, may butas nga siya. So ang purpose naman is parang may mag-catch pa siya ng maraming sauce or cream. And at the same time, iba yung texture pag kinakain mo. So yun yung ginamit niyang pasta. Okay din yung ginamit niyang pasta kasi pag carbonara kailangan natin ng mga malalaking pasta eh, para makatch niya talaga yung cream, kumapit yung cream. So okay din, hindi naman, walang problema sa paggamit ng pasta. Pero kung gagamit kayo ng pasta, ang suggestion ko is yung spaghettoni. Yan, spaghettoni Gonzaga. Spaghettoni yung pinakamataba na klase ng spaghetti. Di ba, mayroon tayong angel hair, yung pinakamanipis, yung normal, and yung spaghettoni. Kung makakahanap kayo yung pinakamatabang spaghetti, yun ang the best pang carbonara. So yung bucatini, okay lang din siya. Yes, tama siya doon. Napakaraming klase ng pasta. 300 plus or 350 or more. Yung iba, hindi natin alam dito. Yung mga talagang Italiano na nakakaalam yan. So, pero may mga famous naman or popular na pasta, which is yung sinasabi nga ni Sir Goma. Mas marami pa yata siya alam pasta sa akin. Kasi guys, share ko lang yung katrabaho ko sa Greece and sa Qatar. Marami akong mga nakasamang Italiano. So, na-expose ako sa kusin nila. So, kaya nire-review ko din kasi baka sabihin nyo, ito nanood lang to, baka nag-google lang to. Hindi, true experience din. So, natutuwa ako kasi yung pag-take niya ng carbonara is, sabi natin, parang in-honor or respect pa rin yung ingredients ng original na carbonara. So yun lang, tuloy lang. We grate in some Parmigiano cheese, put as much as you want. So now, ginigrate na ni Sir Goma doon sa egg mixture niya yung cheese, which is correct. Proper way is, grate muna doon ng directa. Pero mas magasarap siguro yan pagka pecorino. Pero yan, walang Parmigiano sa tapos. Very delicate. Leave some cheese para sa say Baba when you present your pasta. Wow, there's a lot of cheese. Wow, nice. Yun, wait. Nakita niyo ba yun guys? Yung sinasabi ko kanina, kung bakit very good yung towel na nakatali or nakabulsa doon sa waist niya. Kasi ang isang chef, yung naka-on duty yan, hindi nawawala yan. Isa sa mga kakampi ng chef yan, yung merong kakaagad na towel sa side mo. Isang sa purpose niya, nakita niyo yung ginawa ni Sir Goma is, pagka pinahawa ka, doon ka kagad magpunas. Hindi yung ano mo sa damit mo para hindi ka makong madungis or para hygienic, ipupunas mo doon. Isa pa, pagka halimbawa may ginagawa at may nakita ka, biglang parang nasusunog na, hindi ka nahahanap kung saan ng basahan, panghawak, meron ka na kagad, tatakbo ka lang straight away doon, gagamitin mo yung pangkuha. Ganon. O kaya pagka isa pang tip dyan is yung may mahabang kayang, may ganyan pang towel kapag may mga mabibigat kasi may mga malalaking pinapakuluan eh. So ginagamit namin yan, tinatide namin dun sa hawakan ng kaserola, then hinihila namin. So hindi ka mahihirapang maghila, hindi ka yuyuko, no? Diba? Pwede mo siyang palupo dun, then gamitin mo siyang panghila. Yung mga maraming purpose yan, pwede rin yung pagtago ng pagkain. Hindi ko alam, pero maraming purpose yan. Kaya dyan, very good siya dyan. So, continue natin.
So makikita mo dito guys, masyadong malapot na malapot yung egg mixture niya, no? Kasi more on egg yolks. So yung pasta yan na. Oh, al dente na daw. How is al dente? Oh wait. Parang matigas yung pasta eh. Tingin ko, di ba? Parang hindi niya kinagat niya, pero nung tinry niya putulin ng tong sa kanang daliri niya is parang matigas pa yung pasta. So parang underdone pa. Pero tingnan natin, sige. Usually naman di siya yung pasta niya niluluto ng 100% doon sa boiling water. Siguro mga 70% lang ang lulutuin mo doon. Then pag tinransfer mo siya doon sa mixture mo sa isang skillet or casserole na pinaglulutuan mo, doon mo siya i-finish. So tingnan natin ha. So, nakita ko rin kumuha rin siya ng pasta water dito, which is correct pag nagluluto kayo ng pasta. Mostly sa Pilipinas, hindi pinapansin yan eh, tapon, dinidrain niyan. Pero pag nagluluto kayo ng pasta, ang gagamitin nyo dapat yung pinagpaka-boilan nyo ng ano. Kasi nandoon yung lasa, saka yung starch. Yung starch na yon, yung kulay puti, yun yung starch, magtutulong yun para itiken yung sauce nyo. So, tip din yan. Oh, sinali niya na yung pasta. Oh, wait. Ayan yung sinasabi ko guys eh. Diba sabi ko kanina, nung sinali niya yung kanyang guanciale is nag-start na maruwing yung pagluluto niya. Ito na yung kasunod niyan. Katulad niyan, no, diba nakita niyo sinali na yung pasta doon sa skillet na pinulutuan kanina. Na sana dapat same time lang na crispy pa lang yun. Ngayon wala nang sisal, dry na, malamig na. So dapat yun, yung saktong magki-crispy na yung guanciale mo saka mo ilipat yung pasta doon. So magkakaroon sila ng emulsification. So ipapaliwala natin mamaya kung ano yung emulsification na yan. So tuloy lang natin. So wait lang ha, Sir Goma. So ang sinasabi Sir Goma dito is gusto niya munang i-cool down yung pasta. Kasi pag nilagay niya yung egg yolk is mag-curd daw, or sa iba sa kitchen, ang term namin yan is mag-i-scramble yung egg. So, actually hindi naman mag-i-scramble yan. Mag-i-scramble lang yan pag nilagay mo tapos hindi mo siya ginalaw. Pero once na pinipitik, tinotoss mo siya, is hindi siya mag-curd kung yun ang kanyang concern doon. So, tingnan natin paano niya gagawin. So, ayun yung gusto niyang gawin. So, ang ginawa niya, parang ano eh, nakakatuwa. Kasi, di ba? Sabi niya, ayaw niyang ilagay muna doon yung egg mixture niya sa o yung egg wash niya doon sa pasta kasi mainit pa. Meron nilagay niya ng tubig galing doon sa kumukulong pinagpakulan ng pasta. Then, ang ginawa ni Sir Goma is, sinali niya yung tubig doon na pinagpakulan sa egg wash, then tinemper niya. Ano yung temper? Yung temper, guys, ito yung pagtitemper. Yung tempering kasi, dalawa yan eh, is like papunta siya ng cold or papunta siya ng hot. Meron namang tempering sa chocolate. May temper na din na ganon sa baking, pagtitemper sila ng chocolate. Pero dito, ang pagtitemper kasi guys, yung parang ipiniprepare mo yung isang ingredient papunta doon sa isang temperature. Kunyari, gusto niya, ayaw niyang mabigla, ilalagay niya mo, kasi sasali niya yan sa ano eh, sa pan uli para lutuin eh. So, ayaw niyang mag-curd yung egg, ayaw niya maging parang scramble. So, ang gagawin niya is itatempered niya. Sabihin, dahan-dahanin niyang paiinitin, patataasin yung temperature para hindi mabigla. So, ganun ang pagtitemper. Yun yung purpose ng pagtitemper. Parang piniprepare mo siya na hindi mabigla sa paglilipatan mong temperature sa kanya. So, ganun yun. So sa kaso ng carbonara guys, kahit hindi na siya gamitan ng paraan na tempering eh. Kahit hindi na, dapat nga yan is direct na siya doon sa pan. So ituloy lang muna natin. So guys, doon niya natin tinapos. Ayan, pepper yan. It's a must yan, must. Pagka nagluluto ka ng carbonara, yun i-explain ko rin mamaya kung bakit must yan. Keep on mixing it. So nalagyan niya na ng pepper and binimix niya na ngayon. Then sinabi niya yun, malamig na yung pasta. This is wrong na siya talaga. Sa naligaw, ano na siya. Ayun, binuhos niya na doon yung egg wash niya. So hindi niya na binalik sa apoy. Ayan, wait. Judging from the looks, habang tinotoss niya, kulay yellow na yung
Kasi guys, alam nyo, ang naging mali na siya from the beginning na hindi niya agad binol yung pasta and inuna niya yung guanciale. O sige, skip na natin yun. Nung dumating na sa dulo guys, dapat ang ginawa niya is hindi niya na tinemper ng water yung egg. So dapat ang ginawa is, kailangan kasi magluto ka ng carbonara guys, ibalik mo siya sa apoy. Balik mo siya sa apoy. Tapos yung pagka na ilagay mo na yung pasta, diba, sa tubig kanina, inailagay mo na doon sa may guanciale, ilipat mo lang siya ng mahinang apoy. Then itos mo siya para lumabas yung mga steam, yung heat niya mabawasan. Saka mo ilalagay yung itlog. Paglagay mo ng itlog, is lalagyan mo uli siya ng tubig, then itotos mo siya ng itotos. Itotos mo siya sa mahinang apoy para magkaroon siya ng emulsification. Ano yung emulsification process na sinasabi ko? Emulsification yung term na ginagamit parang fusion or pagsanib. So sa culinary, ang ginagamit naming term yun is emulsify, and yung nangyayaring process throughout is emulsification process. So dito is kita mo kulay dilaw, di ba? Hindi siya nag-cream and parang lakop sauce siya, dry siya, and mukhang matigas yung pasta. So tingnan pa natin yung mga susunod na gagawin. Guys, isa pa ulitin ko ha, huwag nagluluto kayo ha, huwag nyo ilalagay yung pinaglutuan nyo sa ibabaw ng sangkalan ha. Kailangan natin ng practicing yung ganyan ha. Kahit na induction or flame pa yung ginamit mo, huwag mo siyang ipatong doon. Kasi maybe mag-cut ka uli doon ng something at gusto mo siyang lagyan sa ibabaw, is parang nakakontaminate mo na yung food. O asa hindi siya hygienic, meron tayong tinatawag na hasap. Pero hindi natin ito topic ngayon yan. Pero part ng hasap yung ganyang practice. So tuloy lang. You can see guys na habang nilalagay niya kulay yellow, no? Walang cream. Looks dry, saka yung wait lang, yung gilid ng pan, nag-curd din yung mga egg whites, egg yolks doon. Try so, natin to. Tikiman time na pala. Walang ka-cream, sobrang dry. Even yung tunog, di ba? Yung ano niya eh. Siya yung kumukuha ng ganun, yung marunog yung tunog ng cream eh, di ba? So, pause na natin. Ay, actually guys, pupurihin ko sana si Sir Goma sa mga ginamit niya ingredients, which is perfect. Yeah! Maganda yung selection ng ingredients. Ang nagkatalo lang talaga guys yung sequence saka yung technique, kasi kahit meron kang mga proper ingredients, kung hindi mo alam gawin, i-apply ng tama ang technique, is parang mapabaliwala rin siya. Yung ang technique, ang pag-application kasi ng technique is different thing. Hindi lang siya basta pagluluto. Dapat alam mo rin yung technique ng paano i-apply ang technique. So ganun na guys. Ang nangyari guys, sinasabi ko nga kanina, di ba? Dapat inuuna lagi ang pasta. Boil mo 'yon habang piniprito mo yung guanciale, and habang nagpiprito yung guanciale na dahan-dahan, pwede mo nang gawin yung egg wash mo, egg mixture mo eh, di ba? So hindi ka, kahit sabay-sabay mo yung tatlo na 'yon, mag-multitasking ka, hindi ka masusunugan, hindi ka mapapano. So kailangan unahin mo lang yung pasta, sunod yung guanciale, and yun, tapos mo na yung egg mixture mo. By the time na makikrispy na yung guanciale, for sure, ready na rin yung pasta mo. So, isali mo siyang directly doon. Hayaan mo silang magsama. Isama mo siya doon. Then, halu-haluin mo lang siya. Then, ilagay mo sa mahinang apoy. Then, ilagay mo yung egg mixture mo o yung egg wash mo doon. So, pag nilagay mo egg wash doon, lagay ng tubig, toss. Tapos alis sa apoy, haluktos uli, tapos balik sa apoy uli, ganun lang. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong lapot ng cream. Yung sa kanya walang cream eh. Hindi na nag-cream yung pasta niya eh. Sobrang dry na, and under, feeling ko underdone pa yung kanyang pasta. So isa pang concern ko dito is ang itlog. Is ang isang itlog na hilaw, di ba? May merong bakterya yan eh, ang itlog. So kailangan siyang maluto, di ba? Ano pa yung anim na nilagay niya? Anim yung nilagay niya, di ba? So, good luck sa dyan mo sa anim na itlog na yon. So, hindi yun naluto, guys. There's no way na maluluto yung kahit tinamper mo. Kasi, parang mas delikado pa yung tinamper mo kasi nagpunta siya sa lukewarm eh. Which is parang may danger zone doon. So, hindi rin natin itatopic ang danger zone na yan. Pero, yun yung temperature na kung saan nag-multiply naman bilis ang mga bakterya. So parang delikado pa yon. So nung nilagay niya na nga yung itlog doon sa pasta, nakita mo, tinos niya kulay yellow. Wala kang makitang touch ng cream.
wala ka rin tingin ko is underdone pa yung noodles and saka yung sa side nga nung pan nakita mo na dun na kumapit yung mga egg yolks, sayang eh, dapat binalik niya sa heat yung nilagyan uli niya ng pasta water and sa kanya niluto. So yun lang. And lastly, yung sinasabi ko kanina is pepper. Sabi nga nila must yun sa pagluluto ng carbonara, laging pa nag-serve sinurban kanila ng authentic na carbonara, laging may black pepper sa ibabaw. Bakit? Kasi guys, sasabihin ko sa inyo sa food history, kasi ang carbonara is originated sa Rome, kung di nyo alam. Ang expert dyan, ang pinakamalapit sa kanilang food history ang sa mga taga Rome, na ang una daw nagluto ng pasta carbonara is ang mga coal miners. So yung mga nagmimina ng itim na bato, sila yung mga unang nakadiskubre at nagluto nun, mga coal miners. Yeah! So ang kinalaw ng black pepper doon, yun yung kanilang pinaka-signature, yung black pepper, parang associated doon sa tinatrabaho nila na mga coal, black, mga itim na black. So yun yung parang black pepper, yun yung kanilang signature na hindi alam ng karamihan sa atin. So food history yan, and pwede mo rin gamitin yan pag pinagluto mo yung ex mo. Okay, so guys, sa tingin ko dito na matatapos ang vlog na to. And sana lang na kung mapanood man to ni Sir Goma or hindi, sana hindi kita binabash. So, gusto ko na correct yung mga nakitang pagkakaiba kasi siyempre may maraming pwede makanood at kumaya, and medyo iba siya. Kailangan gawin natin siya ng proper way kasi minsan may mga risk din, katulad ng bacteria, egg bacteria yan. Kailangan din yan. Saka, siyempre para ma-enhance palalo yung mga cooking skills kasi yeah! Lang sila nagluluto. So, baka pwede pa itong makatulong para ma-enhance sila yung mga skills. And sa mga ibang nanonood, makapull kayo ng idea and mga tips. And sana ano, kung mapanood man to ni Sir Goma, is request ko lang is gawin niya uli ang carbonara the proper way, proper timing, proper technique. Yung ingredients okay na, wala tayong problema dyan, yung technique lang talaga. Kung mapapanood mo to sir, sana ulitin mo and i-review ulit kita. maraming salamat, and sa lahat ng mga nanood sa aking vlogs, thank you talaga guys. And yung huling vlog natin is marami siyang nanood, kaya masayang-masaya ako. Thank you. And till next time guys, sa aking susunod na culinary review, and ang init din dito sa kwarto. Stay safe lang everybody. And sa mga bago sa channel ko at nakanood, kung may natutunan ka, please consider to subscribe on my channel, ha? Malambing naman yung pagkakasabi ko eh. So see you soon guys, take care. Ciao.